Hello guys, magandang gabi. Good evening. Today is Saturday. Itsura ko dyan. Agad please. Masakit ako eh, mula kahapon pa. Mula kahapon ng Friday, parang napasama yata yung paghika ako dito sa semento. Kasi pagkagaling namin sa labas, magdi-deliver kami ng yelo. Or may bibiling kami materyales, hihiga ako sa semento. Kasi gusto ko nga mapreskuhan ako. Tapos, lalabas ulit kami, mag-deliver ulit, or may bibilin ulit, napakainit sa labas eh. Mainit din naman dito sa loob ng bahay namin. Pero parang feeling nga ni Kuya Jo, mas mainit dito sa loob ng bahay kaysa sa labas, dahil sa labas, nakakasagap pa daw ng hangin. Kaya sinasama niya ako, kasi sabi niya sa akin, mas masarap na sinasama niya ako sa bahay, kasi sabi niya, fresh ang hangin. Mula kahapon, kagabi, pagkaligo ko kahapon ng, anong oras ba ako naligo kahapon? Parang 4 o'clock yata, yung pagtapos namin mag-deliver ng yellow. Tama, 4 o'clock yung last namin deliver. Mga 4:30, sabi ko, init na init ako, sabi ko ba. Naligo ako. Pagkaligo ko, ayun na. Ang sama na ng pakiramdam ko. Feeling ko, ang init ng mata ko. Ang sakit ng mga kalamnan ko. Ang sakit ng ganito. Tapos, yung labi ko nagda-dry na. Hanggang ngayon, nararamdaman ko to. Masama yung pakiramdam ko, pero kilos pa rin, nanay eh. Kaninang umaga, pagka-deliver namin ng yelo, pumunta ulit kami ng Muson, bandang Bulacan. Kasi, naganap kami ng tiles para sa panglababo. May motif kasi kami doon. Last na bumili kami doon ng tiles, parang yung bumili kami ng pang CR, nakakita kami doon ng tiles na panglababo. Ngayon, wala kami makita. Meron na nakikita, kaya lang hindi yung gusto sa kulay na gusto namin eh. Ikot kami doon, tapos umikot kami dito, yung malalapit sa amin. Wala talaga kami nakita. Ngayon sabi ko, dito sa may Mariwasa, malapit sa Camarin, malapit sa may hospital ng Nodado, para basta doon ba namin, nakita ko doon. Kaya lang sabi ni Kuya John, balik daw kami bukas ng Muson, kasi baka mas mura doon, kasi dito 285, bumahal nga kasi dito eh. Kumbaga, hindi na plain na kulay. Meron man siyang dot-dot, pero lumalabas pa rin yung kulay na gusto namin. Tapos, ngayong hapon, tinapos lang ulit namin yung pagdidi. Ay, hindi. Naligo ako kaninang mga tanghali. Tapos, pinabayaan ako ni Kuya John na humiga, makapagpahinga. Gumising ulit ako ng alas 3 kasi may deliver kami na yelo. Dahil ako nga nagtatanggal dun sa ref. Tapos, ako rin naglalagay ng kapalit. Tapos, 4 o'clock ulit yung last namin na deliver. Pagka 4 o'clock, lumarga kami ni Kuya John, nag-SM kami. Kasi sabi niya, baka daw sa Ace makakita kami. Kaya lang, iniisip naman namin sa Ace, malamang hindi namin madadala kung meron kaming makita. Ipapa-deliver namin dito. Kaya lang, gusto niya na mag-tiles bukas kasi tapos niya nang masimentohan. Yung ma-layout yung lababo namin, nasimentohan niya na. Ginagamit na nga namin yung lababo eh, nilagay niya na yung lababo doon. Yung kalan, baka bukas ilagay niya, magamit namin pansamantala. Tapos, naghanap din ako ng makakain kasi wala nga akong kinakain. Alam mo bang, tumayo lang ako kanina kasi naririnig ko sila, nag-iisip, nagtatanungan ko anong pagkain nila. Pagdating namin ni Kuya Jun ng mga 9 o'clock or 9:20, mga gano'n, 9:15, nagtatanungan sila ng pagkain. Hindi mo naman sila mapakilos kasi si Amped may klase, si Al may klase. Si panganay, may ginagawa sa motor, nag-change. Si Kuya Jun, diretso ng paggawa dito sa kusina. Si Japet, siya naman ang taga-benta. Nandun ako sa loob para may masmasan ako makapagpahinga. Naririnig ko sila. Nagtatanungan, ano daw pagkain. Nag-iisip din naman sila kung anong kakainin. Kaya lang yung pasya, nasanay sila na ako yung nagpapasya na nanay. Bilang nanay, ako yung nasusunod kung anong lamin, kung anong kakainin nila. Tatanungin ko rin sila, pero at the end, ako pa rin nasusunod kung ano yung mga combination ng ulam na bibilin ko. Lutong ulam ang binili namin, pero papaitan, dinuguan, at saka doon kami bumili sa dinidelivera namin na yelo dito sa may tangke. Tapos bumili akong Andok's fried chicken. Kasi nga masyado nang atrasado sa pagkain yung mga anak ko. Parang hindi na sila nakapag-almusal, diretso tanghalian lang. Tapos ako wala akong ganang kumain. As in, saging lang talaga kinain ko. Buti na lang may saging kami na saba. Ito lang kinain ko. Tapos, inulam ko siya sa kanin. Konting-konting kanin para magkalaman yung tiyan ko para makainom akong paracetamol. Wala naman akong lagnat. Wala akong na... Pero ba, nung nag-temperature ako, walang lagnat eh. Pero merong mainit na pakiramdam na masakit yung katawan. Sabi ko, siguro nga kasi lamig. Dahil, alam mo ba, yung
ang pagtanda talaga natin, minsan tsura natin, tsaka yung puso natin, feeling natin, bata pa tayo, kaya pang gawin eh. Pero yung mga lamig-lamig sa katawan, yun yung nakakapagpatunay na may edad na talaga tayo. Pero tumayo pa rin ako, kilos kami dito. Maayos na linisin yung bahay namin, maluwag na. Nag-edit din pala ako ng video. Eto, bumili ako ng croissant sa SM, sa French Baker. Gustong gusto ko to eh, kahit mahal ako, bili ako. Eto oh, sinong kumakain nito? Alam ko maraming kumakain nito sa inyo, masarap kasi. Eto yung gusto ko, yung may almond. Mahal-mahal na ito, 60 pesos isa. Dati 50 lang to eh, pero ngayon 60 pesos, go. Bili ako ng 4 na piraso. Kasi sabi ko nga gusto kong kumain. Oh, bawas na pala yung isa, nak. Sinong kumain? Palik. Si Kuya Palik. Kami lang tatlo nandito, gabi na. Parang 9:30 na ba? 9:45. Kami lang tatlo, si Amped, ako, si Japet. Si Kuya John, birthday ng pamangkin niya. Nandun sila, inom-inom konti, kasama yung kapatid niya. Tsaka bayaw. Tapos eto, binigyan kami ng pansit canton. At tsaka, eto dala namin to, Hungarian. At dog birthday ni Yangi, pamangkin namin sa side ni Kuya John, sa kapatid niya, si Ryan. Tapos eto, cake at saka biko, binigyan kami. Ang mga bata, hindi ko na sila binilan ng ulam. Itong Hungarian na to, 2 piraso to, kakuhatiin nyo, kalahati-kalahati. Tapos dinagdagan ni Amped ng, Amped nagluto ka rin palang itlog. Itlog, corned beef, nilagyan niya. Ganyan, marunong naman sila magsiluto. Kaya lang, yun nga lang, bilang nanay, tayo yung minsan nagsusupervise sa kanila. Dupla akong gatas kasi may iba akong pakiramdam sa tiyan ko na nagugutom ako pero wala akong ganang kumain. Pero kilos pa rin, nag-edit ako. Dapat nga maglalaba ako ngayon eh. Kaya lang sabi ko, wag muna. Pinagpapawisan naman ako oh. Habang nagpapalipas ako ng oras, nag-edit pala ako kanina yan. Para bukas ko yan ng video. Pakita ko lang sa inyo yung aming kusina guys. Ito na yung ayos. Kanina baldeo dito si Kuya John. Ano to? Yung hose namin na may pressure ang tubig para matanggal yung mga alikabok. Kaya nabawasan yung alikabok niyan. Wala na ditong mga kalat-kalat, tinanggal niya. Tapos, ito yung huli niya kaninang ginawa. Yung pinakalutuan namin. Tagapagpaalala ko sa kanya yung mga nakakalimutan. Katulad na itong hose na to, yung hose ng kalan papunta sa tangke, nakalimutan niya yan, buti hindi pa nabubuhusan. Sabi niya, buti daw pinaalala ko. Ayan, basta may nakakalimutan siya, ako nagpapaalala sa kanya. Kasi syempre, pagod na nga naman, yung iba nakakalimutan na. Ayan, buti nahabol pa. Ito yung huli niyang binuhusan kanina. Tapos tingnan niya, nilagay niya yung, kailan niya ba ito nilagay? Kahapon yata niya nilagay itong lababo na to, kasi para may magamit na daw kami. Tapos yung sumobrang tiles na yung panlapag na CR, nilagay niya muna. Nakapatong lang yan, hindi naman yan nakasimento pa. Kumbaga para may tiles lang dyan na nagagamit pag naguhugas ng pinggan. Ayan, nakakabit na yan. Tapos yung doon, ayun nga yung lalagyan na ng kaldero, mga doon pag nagluluto. Tapos dito naglagay ako ng space na konti kasi kapag yung may lulutuin ka, huhugasan mo, tapos pwede mo ilagay dito. Andito yung kalan. Ganun lang kabilis yung sistema. Para iniisip ko kapag nilagay, kung gaano ba siya kabilis pag magluluto, kung saan dapat lagyan, yung mga ganong bagay. Kumbaga pinag-aaralan ko rin kapag dun lalagay. Yung mga ilalim, pinag-aralan ko na rin yan. Lalagyan niya ng cabinet, pero pinag-aralan ko na kung paano gagawin yung paglalagay niya dyan, kung saan lalagay mga gantong bagay. Pero may cabinet yan, lalagyan niya yan ng cabinet. Kasi dati wala kaming cabinet dito sa baba, kaya kung saan nakalagay yung aming mga kaldero, kawali. Pero ngayon lalagyan nga ng cabinet dyan para dyan nakalagay. Pero kita nyo diba no, ang lawak na niya. Dati hindi pwedeng magsabay yung naguhugas at nagluluto, kasi pag nagluluto doon, may kukunin dito, may uhugasan, may nagawa. Ngayon pwede na magsabay yung naghuhugas at nagluluto. Kasi malawak na yung gagalawan. Kanina nagluluto sila dito, tapos habang naghuhugas si panganay, nakakakilos sila ng maayos. Kaya kitang-kita na yung lawak ng aming place dito sa kusina at lutuan. Natutuwa na rin naman kami kasi maganda nga yung kahinatnan. Kumbaga lumawak talaga siya, nakita yung aliwalas. Na mas maganda yung naisip namin na bawat gamit nasa gilid lang para malawak yung daanan dito sa gitna. Diba ang ganda na?
pati sala namin, luluwag to. Ito mukha lang itong masikip, pero kapag natanggal itong istante, natanggal itong ref, ang malalagay lang dyan yung lalagyan na ng paminganan dito sa gilid. Uurong pa itong lamesa ko doon. Lalawak pa ito ng husto. O, diba? Kasi nga, pagka malaking pamilya ka pala, parang hindi. Ngayon ko naisip na ang malaking bahay para talaga sa malaking pamilya. Kasi, hindi, basta naswerte lang namin kasi na malaking bahay. Pero, pwede pala to sa malaking pamilya. Kasi alam mo yung gagalawan, hindi nakakasakit. Pagka maliit ang bahay, kasi katulad ng best friend ko, ang liit ng bahay nila, nakakasapukit, nagsisigawan sila, sabi niya, nagsisigawan kami, pinalalabas ko nga yung ibang anak ko sa sobrang init. Sabi niya gano'n, buti sa inyo, malawak yung nagagalaw. Oo nga, kaya thank you Lord talaga na binigyan kami ganitong kalaking lupa. Noon, hindi ko naiisip yun, basta pinapanalangin ko lang. Pinapanalangin ko maliit na lote, basta sarili namin. Yun, kasi doon maliit lang naman ang bahay namin, pero hindi mo pala maiisip na kapag lumaki ang mga bata, maganda pala yung malangit yung ganitong ginagalawan. Kasi katulad niyan, mga bata na kapag, katulad ngayon mainit, nakakasapukit, na kapag minsan ang gugulo nila, ang iingay nila. Ngayon nga, tahimik lang kami. May panganay, may pinuntahan. Si Alal ko, trinit sila ng teacher nila. Senda mo siya. Pagdating ko, wala siya dito. Umalis na lang bigla eh. Pero tinanong ko siya, through chat. Buti na lang, mabilis ang communication ngayon. Ako, nasaan ka? Nasa SM daw. Trinit daw sila ng teacher nila. Siya lang ang lalaki. Tapos hindi ko alam kung... Siguro makikilip ko sa huli. Nag-ano siya kanina. Sumali siya sa paliga sa laundry. May pa-basketball doon. Parang first time ni Alam sumali sa paliga, peda, no? Hindi kasi sila pala sali, kahit ito si Palik. Ah, si Palik meron sa ano, trabaho. Nakasali ba yun si Kuya Palik? Ah, okay. Ikaw? Kadalasan kasi taong bahay sila, mga anak ko. Birang-birang. Ngayon na nga lang sila medyo nag-explore. Pinababayaan ko naman lumabas, pero alam mo yun, nasanay sila dito sa loob. Konting labas, pasok agad dito sa loob. Kaya ano, pasya naman nila kung sila naman masusunod kung gusto nila sumali sa mga ganyan or hindi. Siya sumali sa paliga dyan. Diyan lang naman malapit sa laundry. Tawa ko ng tawa dun sa suot niya eh. Ala rainbow eh. Black and white ang sapatos. Green ang, makikita niyo naman, green ang medyas. Orange ang damit na may halong red. Ano yung short niya na? Kalimutan ko yung short. Gray na short? Sabi ko, ano ka ba, anak? Ala rainbow ka, ang short-short mo. Ah! Anak, bigyan mo nga Rio. 10 piraso. Diyan, may Rio dyan, nasa garapon na ganun. Sayang din naman kasi, ang dami pang bumibili. Yun nga lang, yellow, wala na kami maibenta. Kaya hindi pa sarado yung tindahan namin. Habang nag-aantay din kami, dun sa mga iba, pero pag si Kuya dyan dumating na mamaya, matutulong na kami. Mag-hakbat ako. 3 times a day na ang paliligo. Sa umaga, hakbat. Sa tanghali, ligo. Sa gabi, hakbat. Yan, lahat kami. Mga anak ko, 3 times a day din maligo dahil sobrang init. Grabe ang init ngayon. Pero pinagpapawisan ako. Go! Andiyan na? Nagwawala siya na amoy niya, may tao eh. Sino yun? Sino yun? Tinan mo. Tinan mo mukha ano. Hala. Ano yan? Hala. Teacher mo. Ari ko, bigyan ng teacher mo. Ano yan? Ha? Bag. Patingin, anong laman? Bag. Ballpen. Laman, ballpen. Tapos, may laman. Guys, unboxing. Nang ano? Nang bigay sa kanya. Ay, face mask. Ha? Face mask. Tsaka? Reply face mask. Reply. Mga ano, kailangan. Ano na ba? Wipes. Wipes. Hygiene kit. Tapos, libre kami. Ano yung biglaan kayong inano? Ay, hindi sponsor.
Ay, kumuha ka sa akin pera, magkano? 200 lang ito. Lagay mo doon.